awit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, ibinabalangkas at inilalahad ng Panginoong Hesukristo ng ating Poong Hesus Nazareno ang siyang mga mapapalad sa kaharian ng Diyos. Hindi lamang ito paglahad at pagbibigay ng kung ano ang nakikita ng Panginoon para sa atin, kundi higit sa lahat, isa itong panawagan at gabay sa ating buhay Kristiyano sa ating pang-araw-araw. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo. Sa simbahan sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din
ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimigati man kami, ito'y sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kung matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kantin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kantin ang Panginoong butihin. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kantin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kantin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasya sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghelyaong bantay, sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng puon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya. Gagantimpalaan tuwina na. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian.
Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Nagiging tapat ba tayo sa kalooban ng Diyos? Ang ating pong mabuting balita ay kung kayo po ay naka-attend o pumasok sa isang Catholic school o kaya ay nakapunta sa mga katisismo ay pamilyar sa atin, no? Kung pagsasama-samahin natin ang mga ito, ito ang tinatawag sa Ingles na Beatitudes, no? At sa Tagalog, yung pinakamalapit na pagsasalin ay mga pagpapala. Pero kung titignan natin, hindi lang ito isang listahan ng kung paano pinagpapala ng Diyos ang ilang mga tao. Kung titignan po natin, ito ay pagpapangalan din. Sino ba yung pinagpapala ng Diyos? Kung pagsasamahin natin sila, ay sila ang mga taong sumusunod at ginagawa ang kalooban ng Diyos. At ito ay sang-ayon sa kung paano ba nakikita ng Diyos ang hinaharap. Kung paano nakikita ng Diyos ang kanyang kaharian bilang tayong mga kasapi ng kahariang ito. Ang ibig sabihin, ito dapat yung ginagawa natin. Yung katulad na lamang yung pag-asa sa Diyos, no? Na hindi tayo o yung ating pagkatao ay hindi naka-asa sa kung ano man yung hawak natin ngayon, kung ano man yung maaari nating makuha, makimkim, pero walang iba kundi sa biyaya ng Diyos, kumpletong pagtitiwala sa kanyang kalooban. Naririyan din ang ilang mga gawain tulad ng pagpapakumbaba, tulad ng pagyakap sa hamon at paghahapis na dala nun. No, yung nahihirapan tayo dahil alam natin ginagawa natin yung mabuti. Nahihirapan tayo dahil pinagsusumikapan natin yung mga pangarap nating hindi lang para sa atin, kundi para sa iba. Naririyan din yung mga pinagsusumikapan ang kapayapaan, ang pagkakasundo na hindi kaplastikan, pero tunay na pagkakaisa. Naririyan din ang mga inuusig dahil isinasabuhay ang pananampalataya. No? Kaya hindi lang po basta-basta yung mahirap, basta-basta yung kawawa, basta-basta yung naisasantabi. Dahil maaari, ganun ka nga, pero hindi ka naman nagbabago. Hindi ka naman gumagawa ng mabuti. Pinapabura ng Diyos ang siyang nagsusumikap kahit mahirap. Kasi kung tutuusin, mahirap ang buhay. At lalong-lalo na kapag siniseryoso mo yung mga pangarap mo, binibigyan mo ng pagkakataon ang maging mabuti, binabago mo ang sarili mo, may tunay na paghihirap dyan. Kaya ito po ay paanyaya na maging mapagpala. At ang pagiging mapagpala ay ang pagsusumikap sa mabuti, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagkakaroon ng isang matatag na paninindigan sa buhay. Ito po ang mga katangiang makapagbibigay sa atin ng karapatang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya magandang tignan po sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa gitna ng kahirapan sa buhay, sa gitna ng aking mga problema, sa mga panahong
natutokso tayong sarili na lang natin yung iisipin natin. Sa mga panahong gusto nating magpadala na lang sa nararamdaman natin at hindi sa dapat nating ginagawa, tayo ba'y nagiging tapat sa Diyos? Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya ng katapatan sa kabila ng mga hamon, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga nararanasan nating mahirap sa buhay. Hindi po inaalis ng kapananampalataya ang mga hirap na ito. Bagkos pinaaalalahanan tayo na sana tayo ay mapagdaanan at mapagsumikapang daanan ng mga ito. Nang may kaalaman na sa ating pagdaan dito, hindi lamang mahalaga ang gumawa ng mabuti at magpakabuti, kundi ang katotohanang sa lahat ng ito, karamay at kasama natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, napabilang kami sa kaharian mo dahil sa iyo. Maawa ka sa amin. Tumayo po ang lahat. Ang kaligayahan ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka sa amin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yaong mga naharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginawahan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Atin nawang isa puso ang turong mapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ng ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers na sa kanilang pagsusumikap na maglingkod ng tapat sa kapwa ay ipinakikita ang ibig sabihin ng pinagpala. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Walang hanggang Ama, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumulan ng aming kapayapaan at kaligayahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay
tagumpay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, no, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista
at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they shall
comforted. Rejoice and be glad, for your reward will be great. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Blessed are the meek, for they shall inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Rejoice and be glad, for your reward will be great. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of hearts, for they will see God. Rejoice and be glad, for your reward will be great. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they shall be comforted. Rejoice and be glad, for your reward will be great. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Paaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn
record staff ng parokya para sa mga detalye. Ang huling pagpapatala ay sa Biyernes, June 16, 2023. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng Novena Misa para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista ay sa darating na June 15 hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng Novena ay ganap na alas 11:45 ng umaga at susundan na ito ng Misa. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, D.D. Arzobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat na sa mga ministry at organization, SDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na alas 5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Patuloy pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, paalala lamang po, no, maulan-ulan na. No, at minsan ito ay sanhi ng matinding pagkakasakit kung hindi natin binabantayan yung ating mga katawan. Hindi pa natin alam, COVID yan, no? So, sana po, protektahan po natin ang ating mga sarili bukod sa tamang pagsuot ng face mask. Eh, pag pumupunta kayo sa simbahan, nagdala kayo ng payong, sana yung mayroon kayong mga pamatong na damit o kaya pampalit kung kayo man ay pabawisan. Tapos biglang lamig pagdating sa labas, no? At saka sana po ay uminom tayo ng vitamins at kumain ng mga malulusog na pagkain. Ano po? Ingatan po natin ang ating sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.